to my channel para kumpletong-kumpleto ang paghahanda mo sa iyong final defense. Heto ang lesson video para PowerPoint presentation mo palang superb na. Okay, ma'am, ano nga po ba ang mga inilalagay sa final defense PowerPoint presentation? May kaibahan po ba to sa proposal defense PowerPoint presentation? And the answer is yes. May kaibahan sila. Okay? Tsaka, syempre, iba yung mga dapat tandaan dyan. So, dito sa lesson video na to, meron akong tatlong pointers. Huwag mong kalimutan to. So, number one, the situation. Two, RIC or RIC. And three, the finale. Okay? So, kapag kinonsider mo to, kapag ito ay tinandaan mo sa paggawa mo ng PowerPoint presentation, surely the best ang PowerPoint presentation mo. Okay, so let's dive in. Una, the situation. So, bakit kakaiba ang final defense PowerPoint presentation? Kasi meron ng sitwasyon. Yung sitwasyon na yon, iba yon sa sitwasyon ng proposal defense. Okay, sa tatlong dahilan. Number one, months have passed already. Ilang buwan yung nagdaan pagkatapos ng iyong proposal defense. So, kapag marami ng buwan ang lumipas, maaaring nakalimutan mo na as researcher yung mga ibang detalye at ganun din yung iyong panel of evaluators. Maaaring nakalimutan na rin nila. Okay? Pangalawa doon, your panel of evaluators might be a different set. Okay, ano pong ibig sabihin nun, ma'am? Yung panel of evaluators mo noong proposal defense ka pa lang ay ibang composition kesa sa composition ngayong final defense na. So, ibig sabihin, i-introduce mo sa kanila yung study mo. Or kung yung iba naman doon dati nang nandun, yung iba ay hindi, i-reintroduce mo yung iyong study sa kanila. Kaya hindi maaari na ang ilalaman mo lang ay findings kaagad, yung conclusions kaagad, or yung recommendations kaagad. Okay, pangatlong consideration. So, kahit sila yung dati ng panel na banggit ko kanina, some details might have been forgotten. Bakit po, ma'am? Kasi syempre, dahil marami ng months ang dumaan, marami ng buwan ang dumaan, at marami ring mga estudyante ang nag-defend, marami na kaming naupuan, marami na kaming studies na na-encounter, so parang medyo natabunan na yung study mo kahit kami mismo yung umupo nung proposal defense. So those three are somehow present in the final defense scenario. Okay? So, heto, dahil present sila, meron tayo ngayong remedyo. Ano to? Yung RIC, yung R-I-C. Okay, ano po yung R, ma'am? Yung R, refresh. Okay? We have to refresh them. How? Of course, you have there, in my other lesson video, in the preparation of the PowerPoint for proposal defense, nandun yung mga slides na dapat isama when you are introducing your study. So, of course, nandun yung title. Sa title slide na yon, nandun yung iyong name, yung iyong course, yung college na kinabibilangan mo, or school mo. Okay, nandun syempre yung iyong introduction of the study, background of the study, theoretical framework, conceptual framework, statement of the problem, hypotheses or assumptions, and nandun yung iyong methodology of study. So, kasama doon yung statistical treatment, sino yung respondents, ano yung gagamitin na analysis, okay, statistical ba or thematic, okay. So, kasama yan sa refresh. We need to reintroduce the details of your study so that they would have an immediate understanding of what your findings will be all about, okay. Now, we have I. I stands for inform. So, inform them now of your findings, your conclusions, and your recommendations. Tell them. Kasi hindi mo naman na-present yan ng proposal. Oo, yun yung kaibahan. Walang findings, walang conclusions, walang recommendations ng proposal defense. Nandito yan sa final defense.
Okay? So, anong kasunod dito? Of course, letter C, convince. Convince the panel that your study has depth, that your study, that your methodology, your instrument, your manner of collecting data, were able to provide you the necessary data for the study. So convince them. You have to answer their questions. You have to answer their questions with substance. Okay, wag yung basta sagot lang. Kailangan may substance. Kailangan may meaning. Kailangan may impact. Okay? Substance, meaning, impact. Importante yan. Okay. So, ngayon, dahil meron na tayong Rick, pupunta na tayo ngayon sa options na dalawa. Okay. Itong dalawang options na to are how you're going to present your findings. Okay? So, may option 1 tayo. Option 1 could be separate slides for your SOP or statement of the problem, separate slides for findings, for conclusions, and for recommendations. So, separate sila. So, kung tigda dalawa, that's 2, 4, 6, 8 slides already. Okay. So, option 2 naman, hindi siya tag-iisang or dalawang slides. Nagiging horizontal yung arrangement. So, may SOP ka dito, sa kalapit nun, yung findings niya, yung conclusions niya, yung recommendations niya. Ma'am, paano po ito? Okay, tingnan natin na. So, here's an example. So, in this first column would be your SOP 1, findings 1, conclusion 1, and recommendation 1. Okay, so kita ka agad, no? Nasagot ba yung SOP 1? Meron bang conclusion para doon? May recommendation ba para doon? Kitang-kita ka agad. Ganun din kung meron kang SOP 2, findings 2, conclusion 2, recommendations 2. So, kita rin agad yan. And then, kung meron ka pang pangatlong SOP, nandyan siya. And then, meron kang pang-apat na SOP, nandyan siya. So, kitang-kita ka agad. Now, if you will ask me, ma'am, which of the two options would you suggest? Okay, I would strongly suggest option 2. Okay, so, but it, of course, it's up to you. But if I would be your panel, mas gugustuhin ko yung option 2. Bakit? Kasi kita ko kaagad eh. Ito yung SOP 1, ito yung findings niya, ito yung conclusion niya, ito yung recommendation niya. So, alam na alam ko kahit hindi kita tanungin na nasagot mo siya. At meron kang conclusion para sa kanya at meron kang recommendation para sa kanya. So, ang linaw, okay? If I would be your panel, but of course, it depends. Okay? It depends to you and your team and kung ano yung preference ng panel nyo. Kaya magtanong-tanong din kayo sa mga nag-defend na nauna, ano yung may magandang feedback. Okay? So, medyo mangalap kayo ng konting information para malaman nyo alin yung mas preferred nila. Remember, graded to ha? Graded yung PowerPoint presentation nyo pa lang, yung pag-introduce nyo pa lang ng inyong study. Graded yan. And this is final defense. That is why you really have to give your best shot. Okay? This is the road to your graduation. Kaya ibigay mo na, itodo mo na. Okay? So ngayon, na-present mo na hanggang recommendations, hindi pa tapos. Don't simply say, thank you, I am now ready for your questions, suggestions, and recommendations. No, wag muna. Stop muna. Stop. Okay. What shall we have now, ma'am? Lagyan mo ng the finale. Okay? Lagyan mo. Ano po yan, ma'am? Of course, may proseso kang ginawa. May mga actions taken ka. Nag-picture ka nun, di ba? Yung iba may mga film clips or na video mo. Iayos mo yan. Huwag lalampas sa 5 minutes kasi more than that ang haba na. So, ipackage mo na short film, then ipapanood mo yon sa bandang hulihan ng iyong presentation. So, there you are providing the panel an actual footage of what took place in your data gathering or in the conduct of your study. So, with that short film, maraming mga tanong sa mind nila na masasagot na nung short film nyo. Plus, of course, the impact that it would have to the panel. Okay? So, hindi mo sila pinag-imagine, kundi pinakita mo talaga sa kanila. So, there is, of course, a certain amount
to the weight of your preparation. Iba, ibig sabihin, ready ka para magkaroon ka pa ng short film na mapakita doon, hindi nila i-imaginein, kundi nakita talaga nila yung actual event sa data gathering mo, sa pag-accomplish mo ng study mo. It's a wow. And that surely would mean appreciation on their part. Okay, kung ako yung panel mo, I'd love to see that, because you know, pictures, photos, these video films tell a thousand of words. This video could tell a lot of things about you and your study. Okay, how responsible you are, how determined you are in the conduct of your study. So doon mapapakita talaga yon. The best yon. Okay? Try mo. Wag lang sobrang haba kasi nakakainip na yun eh. Okay? Wag ka nang lumampas sa 5 minutes. Plus, iayos mo yung audio, yung video, malinaw. Kaya nga, habang sana nanonood yung mga nag-proposal defense pa lang, no? Habang nasa stage sila ng conduct, mag-picture talaga sila. Wag yung mga laging naka-post, laging nakaganon, o kaya nakaganon. So, yung in-action, okay? Huwag yung firing squad lagi. Kailangan yung may ginagawa tapos hindi nila alam na picture lang sila. Okay? Kasi documentation ang tawag doon. So, napakaganda niyan. And then, after mo mapakita, di ba, may music background pa yon, sasabihin mo, thank you so much. I am now ready for your questions, suggestions, and recommendations. O, di ba? Clap, clap, clap. Okay, very good. Very good ka dyan. Alright, so, kung may tanong ka, have it in the comment section down below, at hanggat kaya nating sagutin, sasagutin natin yan para maalalayan ka sa iyong final defense at talagang nangangamoy graduation na. Early congratulations for you. Thank you so much. Don't forget to click like, subscribe, and tap the notification bell for more lesson uploads, practical tips, and anything educational. Have fun learning!